Amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving to our loving God and Savior, dear Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. We will always remember the precious memories, the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. To the beloved children, beloved family, a pleasant afternoon po sa inyo lahat. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran buong mundo, to all saints of God all over the world, especially our beloved visitors, welcome to the Royal Family of God. Mga minamahal, nais ko pong talagang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Way back 1993, actually po, ako po ay nakapag-obserba na sa gawain na ito. I was here, that was 1983, isa pong demon possessed na aking beloved pinsan, siya po ay babae, sister po siya. Dito po talaga nabautismuan sa lugar na ito. Siya po ay pinagaling at pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po sa mga pagsubok, pag-uusig, hindi po ako nakapagpatuloy. Kaya within up to 1994, talaga pong 1984 to 94, sabihin ko na po ito po yung miserableng buhay po namin. Totoo po na pagka nawala ka o hindi ka maglingkod sa tunay na gawain, ikaw din, mga minamahal ko, ang mag-suffer ng lahat ng pagsubok. Within 10 years po yan, ang aking beloved wife, siya po ay nagkaroon ng hemorrhage, muntik mamatay dahil sa pagkabinat nung unang panganak niya ng 1984. Nasundan po yan ng dalawang miscarriage. Every 2 years po yan, nalalaglag ang baby sa kanyang katawan. Nagkaroon po ng isa pang yung tinatawag na forced abortion dahil abnormal yung bata niya. So, ang kanya reproductive organ po ay talagang sabihin na po nating hindi na maganda ang resulta. 1993, schedule po siya for operation. Tatanggalin na po ang kanyang uterus. Wala na pong pag-asa, mga minamahal ko. Yun po ang deklarasyon ng kanyang OB-GYN. For almost 10 years siyang hawak ng OB-GYN, yun po ang magiging resulta. Ngunit on that time, alam niyo po ba, salamat at meron pong TV program. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Ako po ay lihim na nanonood ng banal na gawain. Kaya nga minsan kahit ako po ay talagang busy, ngunit hindi ako makatulog. Pinanonood ko po ng lihim ang banal na gawain ng Jesus Miracle Cousin. And I learned a lot sa preaching ng ating dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Totoo po ang pinapangaral niya na ang Diyos, Espiritu, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yes, noong panahon na yan, nakapalibot po sa amin dahil bawat maospital ang asawa ko, bumibili siya ng ribulto dahil para raw dumami ang Diyos na aming dadalanginan. Faithful po ang aking beloved wife, my whole family, maging in-laws ko sa ating relihiyon. Ngunit, totoo po, I've realized, hindi po faithful ang Diyos sa akin eh. Sa pamilya ko, dahil puro salot, nandun po ang mga bisyo, nandun po laman po ng mga ospital ang aking mga family. Diyan po, naiipon at ginagastos pa na yun. Wala pong savings, puro expenses po. Doon po, sa mga ospital. Ngunit, mga minamahal, nung ako'y nanalangin ng taimtim, hindi pa po ako, nais kong bumalik dito, hindi ko magawa. May puwersang kumukontra, ang kalaban ko ay ang aking buong pamilya. Ngunit nung ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patunayan mo sa akin na ikaw ay espiritu na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Chinalenge ko po ang Diyos on that, ooperahan po ang aking beloved wife. Tatanggalin na po, may mayoma po sa kanyang uterus, mga minamahal ko. Totoo po, mga minamahal ko, ang aking beloved wife, salamat sa Diyos. Nung ako po'y nanalangin on that night, doon sa ospital na ito, this is a Catholic hospital, doon po kasi kami, suki po kami ron. Kaya bawat operasyon, bawat problema, dumudulog ako doon sa mga leader ng relihiyon. Mga minamahal, wala pong katugunan, lalo ngang hindi dumarating ang mga katugunan ng aming panalangin. Ngunit on that night, nasa isang sulok po ako na nanalangin. Through the Holy Spirit,
Naalala ko ang pangangaral ng ating dearly beloved pastor, bagamat hindi pa po ako saved dito, ako po yung silent member, silent observer na hindi makaalis sa aking relisyon. Sabi ko, kung tunay kang ang Diyos na makapangyarihan, ngayon din, mananalangin ako sa iyo direkta mismo, ikaw ay tunay ngang Espiritu. Alam kong hindi mo ako, hindi kita nakikita, ngunit nakikita mo ang aking karaingan. Salamat sa Diyos, after the operation, pinirmahan po namin ang aking beloved wife, tatanggalin po talaga ang kanyang reproductive organ, yung uterus. Salamat sa Diyos, after the operation, himala sa lahat ng himala. Sabi ni doktora, hindi ko tinanggal, ni-repair ko lang. Kaya, sabi ko, ito na yung pagkakataon, nagpakilala na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, nagmula noon, nananalangin ako through the Holy Spirit. Patuloy akong nanonood ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. After 1 year po, nasabi ng doktor, imposible siyang magbuntis. Pero wait ka lang, after 1 year, pinagpala po kami ng isang malusog na baby. Hallelujah, praise the Lord. Yeah, it's a miracle baby, mga minamahal ko. Imposible na magbuntis ang asawa ko, ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Ipinanganak ang isang malusog na baby. Ang pangalan niya po ay biblical. Jesus, thank you Lord, Justin. Hindi pa po ako saved dito. Ngunit tandaan niyo po yan. Ako po yung nagsusumamo isang araw, makabalik ako sa gawain na ito. Ngunit salamat sa Diyos, dumating po ang pinakamatinding pagsubok sa buhay namin. Tandaan niyo po yan, yung pagsubok na ipinahintulot ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung ikaw ay may tawag na sa banal na gawain na ito, kasama po tayo sa ipinapanalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Salamat sa Diyos, mga minamahal ko. 1994, December 27, up to 1995, for almost 6 months, for major operation po ang aking beloved wife. Pagkatapos niya manganak ng isang malusog at miracle baby, she was dying January 4 po. She was dying, mga minamahal ko. Humihingi po siya ng mercy killing. Ang sabi niya, if you love me, could you kill me right now? Wala pong mercy killing o euthanasia sa Pilipinas. At alam ko po, masama ang pumatay. Kaya sabi ko, hindi sweetheart, merong Diyos. Merong Diyos. Pinanganak mo ang malusog na baby. Ibig sabihin, miracle yan. Merong Diyos na nagmamahal sa atin. That's right. Hallelujah. Mga minamahal, ito po'y buong-buong katotohanan. Ayaw po nating saktan ang damdaming ng bawat nasa relihiyon. January 5 po, darating po ang leader ng relihiyon. That was 1995. Aabangan mo sa Rojas Boulevard. I was there dahil malapit po kami sa ospital ng na ospital na yan sa Rojas Boulevard. Ang advice mo ng doktor, ang sabi ko, mabubuhay pa ba ang aking asawa? 5 doktor po ang nag-visit sa aking asawa nung araw na yan ng January 4. Hindi sila tumatango bagkos umiiling sila at lumabas. Kasabay po noon, pumasok po ang leader ng relihiyon. Alam na po natin, maaring huling panalangin na para sa aking mahal na asawa. Siya po, mga minamahal po, pag nagising siya, talagang nagwawala po yan. Hindi na tumatalab yung mga pampakalma, pampatulog. Wala na, mga minamahal ko. Ang buong tiyan niya ay maraming abscess, yung tinatawag na nana. Pag-ooperahan, baka mamatay, mga minamahal ko. Uning gabi noon ng January 4, nanalangin ako ng taimtim sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, dalin mo ako sa buong-buong katotohanan. Mangusap ka dahil gusto ko makasiguro sa aking papupuntahan. Right. Hallelujah. Yung tunay na relasyon na pakikinggan mo kami. Kinilala kita na ikaw ay Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sana ako dadalo, pinakamamahal na Panginoon. Isang tinig po ang nangusap. Kaya pag nakikita ko po ang falls na yan, parang agos ng tubig, lagaslas na tinig, isang liwanag ang bumungad sa akin. Anak,
Dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Amen. Ministry. Hallelujah. Nandyan ang tunay na mga ngaral, tunay na pastor magtuturo sa inyo ng buong-buong katotohanan. Sambahin mo ako sa Espiritu at katotohanan. Umiyak ako ng di kawasa. Buhay ka, O Diyos. Pagkatapos diyan, ang tinig niya ay may halong galit at puot. Ang sabi niya, ang lahat ng napakaraming Diyos-Diyos at sa tahanan mo, tanggalin mo lahat diyan. Hindi ako nalulugod diyan. Ako ay Espiritu na sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa ating dagilang Diyos. Yun ang pinaunlakan kong paanyaya na itinuro ng Diyos. Hindi yung paanyaya ng relihiyon na sinasabi, abangan mo ang leader ng relihiyon, kumaway-kaway ka at ikaw ay pagpapalain. Alam ko po, matagal ng panahon na wala akong sa katotohanan. Nagbingi-bingihan ako, nagbulag-bulagan ako, ngunit salamat po ating minamahaling ginagalang na pastor. Ang panalangin mo ay nakararating sa trono ng biyaya. That's right. I Hallelujah. Was baptized sa Marikina Sports Complex. Nagpabautismo ako sa pangalan ni Jesus. Totoo po, I declare today, this is the true church of the living God. Buhay ang Diyos! At tunay na propeta ang ating minamahal, ating ginagalang na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. Bakit po, mga minamahal ko? Instant po, pinagaling ako sa aking karamdamang enlargement of the heart, ulcer, high blood. Lagi po akong binabagugot at lahat ng aking mga bisyo, hindi ko na po isasahin. Dinago ako ng mahal na Panginoon, ang pinakamahalaga, yung kapayapaan na suma sa akin sa kabila ng dinaranas kong pagsubok. Halos babaliw na ako. Nag-i-intake na ako ng drugs to comfort myself. Salamat, siya pala ang magbibigay ng kapayapaan, katiwasayan sa aking buhay. I continued serving the Lord. Walang absent. Sinunod ko ang sinasabi ng dearly beloved parents in the Lord. Huwag kang absent. Dumalo ka na dumalo. Kaya hindi baling half day sa trabaho. Minsan krusada, umabsent ka rin sa trabaho mo. Dumalo ka sa gawain. Ganun po. Kaya nga, pwede mo akong pagbintang ang baliw na. Tandaan niyo po yan. Yung maglingkod sa Diyos, ito po ang pinakamasayang bagay sa buhay natin. Amen. Sa kabila ng aking beloved wife, umuusik siya. Galit siya sa banal na gawain na ito. Ngunit, salamat sa Diyos. Sumuko rin siya nung dumating na po ang pang-apat na operasyon. Nagresulta po na colon cancer. May taring po siya, 4 na buwan, ngunit salamat. Masunurin din siya, dahil ang sabi ng mga dablubhasang doktor, ipa sa Diyos. Mula po nung panahon na yan, of June of 1995, lahat ng problema namin, lahat ng karamdaman namin, lahat ng aming pamumuhay, ipinasa Diyos namin, mga minamahal ko, ang aking beloved wife. Hanggang ngayon, nagmula nung tanggapin niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. 4 months ang tanig, hanggang ngayon, buhay po siya. Walang gamot, walang medisina, mga pinabahal ko. Kaya chita-challenge ko ang mga baguhan. Ang doktora niya, mas naunang namatay sa karamdamang cervical cancer. Ngunit yung doktora nagsabing, ipasa Diyos mo, wala na akong magagawa. Ang pasyente ay narito sa Jesus Miracle Crusade. Tunay na mananampalataya. 25 years na hindi kami gumagamit ng gamot. Siya ang dakilang magagamot. God supplied lahat po ng aming pangangailangan. Sina-challenge ko ang bawat isa. Ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala. Dati-dati, walang kabuluhan itinataya. Ang pera magbabakasakaling tumama. Ngunit dito po, unahin mo ang mahal na Panginoon. Ibigay mo ang sarili mo sa ating mahal na Panginoon. Ibigay mo ang lahat ng dapat ibigay, lalo na sa pagbibigay. Hanggang ngayon po, pinagpala po kami na 3 palapag na tahanan. Pinagpala kami na 2 sasakyan. Nais ko lang ihayag sa inyo ang aking beloved son. Siya na po ay licensed electronic communication engineer. Work from home po siya, mga minamahal.
At nakakatuwa po, mga bayan, since birth yan up to present, walang bakuna. Wala po lahat. Umasa kami sa ating mahal na Panginoon, katalinuhan, kalusugan. Lahat na ng pagpapala ay ibinigay ng Diyos. Ngunit higit na pinasasalamatan ko yung pagpapalang espiritual. Dahil ang ating dakilang Diyos, nakita ko ang laksa-laksang mga himala. Mahal na Panginoon, gamitin mo ako to encourage people, to tell everybody na ikaw ay totoo. Mga minal, iba't ibang mga sakit, mga karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya chinachallenge ko po, lahat po na naging bunga sa paghayo, ginamit lang ang iyong balikod, ngunit kayo man din dapat gamitin ang ating mahal na Panginoon upang tayo'y gamitin sa patutuo sa huling panahon. At sa huling panahon na ito, may magagawa po tayo. Tiyak ko may cellphone ang bawat isa. Ganyan po ang ginagawa ko ngayon. Mini-message through mga mga social media. Mga minamahal, ang dami po na mabautismuan ngayon. Sila na nakikiusap, napuntahan sa bahay. Bautismuan, mga minamahal ko. Napakaraming na mabautismuan po ngayon. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ay mapalad. Mga minamahal, laksa-laksang mga himala, maging sa tahanan pa lang nila, pinatututo nila, napapanood nila ang ating live webcast. Pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos, maging ang mga karamdamang pandemic na ito. Marami po ang pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya muli po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.